waiter. Isang branding nga yung imported. Mukhang mayaman ang papa. Kuya, bigyan mo lahat ng gusto niya. Nagustuhan mo ba yung sayaw ko? Diba, oo ha. Ang galing mo pala sumayaw. Hindi lang ako doon magaling. Talaga. Kano ba ang kinikita mo nito? Depende sa palakpak. Palakpak sa sayaw mo? Palakpak sa waiter pag itinitable ako. Bawat order, palakpak. Gusto mo bang sa akin ka nalang magpapalakpak? Bakit? Singer ka ba? Komedyante ka. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig ko sabihin, ang gusto ko, gabi-gabi ako na lang ang kapatid mo. Sigurado ka ba? Mahal na bisyo yan. Quatro na pala. Ining! Ang laki ng binigay na tip sa akin ng bagong papa ko. Yun nga lang, gusto niya exclusive ako sa kanya gabi-gabi. Naku, masamang negosyo yung exclusive. Vanessa, nung Chris, may kang dalawang kape. Yun na nga eh, seloso pa siya. Diyan ka mag-iingat sa mga customer na seloso, yan yung mga takaw gulpe. Naku! Iyan mo na, sabi niya naman dodoble niya doon yung kinikita ko sa isang gabi eh. Eh, paano yung bagets, yung customer mong gwapo? Boyfriend ko! Boyfriend mo? Eh, di ibig sabihin, mahal mo. Hoy, hindi ah. Excuse me. Alam mo pa rin si Gabriel pa rin ang mahal ko. Kahit buksan mo pa yung dibdib ko, siya pa rin nakaukit sa puso ko. Gabriel pa rin. Ngayon, kung buksan yung dibdib mo, baka mahilo ako sa mga nakasulat. Meron kang papa, meron kang mahal, meron kang boyfriend. Naku, kahit bugaw ko, masalimuot yung buhay mo. Hindi ko kaya yan. Ano ko, ayaw mo. Nang ganda-ganda kasi ng manok mo, no? Lurid ng tinola dyan. Oh, gusto na anak? Oh? Bakit? Masama bang mangumusta? Halika, lawi tayo, karera. Pakikita ko sa'yo, malakas pa ang tatay mo. Kaya, makapakiramdam ko eh. Kaya, sarap ng tubig. Talaga. Huwag kang maingay sa ate Selena mo, ha? Minakilala akong chicks. Batang-bata, patay na patay sa akin. Kaya nga kailangan mag-exercise ako at magpalakas, eh. Para makasabay sa laban. Alam mo na. Talaga, Dad. Ako rin eh, chick, eh. Oh. Akala ko ang type mo si Bia. Iba naman si Bia, Dad, eh. Ito, talagang wow! Talaga, ha? Pagbutihan mo yung bata. Basta, huwag kang maingay sa Auntie Selena mo, ha? Ako bahala, Dad. Okay. Exercise ako. Magda? Bakit nandito ka na naman? Baka makita ka ng anak ko. Nakita ko na ang anak ko. At nakita ko kung gano'ng kaawa-awa ang buhay ni Warren. Hindi yun ang dapat na buhay na kinagisnan niya. Bakit? Dahil mahirap lang kami. Sana yan ang inisip mo nang iwanan mo siya. Kukunin ko na si Warren. Hindi maaari.
Anong gusto mong mangyari sa kanya? Hindi ka ba marunong magsakripisyo? Tingnan mo ang lugar na ginagalawan ng anak ko. Tingnan mo kung anong buhay meron kayo. Humarap ka sa salamin. Saka mo ko turuan ang salitang sakripisyo. Parang nakita ko yung magalang kotse sa labas ng bahay natin. Yung palagi ko nakikita sa sementeryo. Marami naman ganun, ha? Di, Nay. Alam ko, yun. Pwede ba? Nay, bakit? Anak, ano kaya kung lumipat tayo ng ibang lugar? Oh? Bakit to? Wala lang. Naisip ko lang. Subukan natin ang kapalaran natin sa ibang lugar. Eh, Nay. Paano yun, Nay? Eh, nandito yung trabaho namin sa talyer, eh. Okay, eh, marami namang mapapasok ang iba. Eh, Nay. Matagal na tayo dito. Nandito naman kaibigan namin. Basta't yan ang desisyon ko. Nay? Ano itong nababalita ko kay Warren na lilipat daw tayo ng tirahan? Totoo yun, Gabriel. Nay, bakit? Dahil kinukuha na ni Corazon si Warren. Oh? Anong si Warren? Isang tuta na pwedeng hingin? Natatakot ako, Gabriel. Wala tayong laban. Eh, bakit kayo natatakot, Nay? Kayo ang may karapatan. Wala tayong karapatan. Hindi tayo ang kadugo ng bata. Eh, bakit naman tayo aalis? Minsan ang nagtagumpay si Mario na saralinin si Warren. At ngayon ko lang naintindihan kung bakit niya ginawa yon. Dahil ang paglipat lang ang tanging paraan para hindi mawala sa atin si Warren. Tulungan mo na lang akong ipaliwanag ito kay Warren. Sila maintindihan. Nung una, ang init ng ulo ni Nay Magda. Tapos, ang lambing-lambing nila sa akin. Nagluluto ako. Tapos ngayon naman, lilipat daw kami ng tirahan. Ang gulo-gulo nila. Baka naman sa ikabubuti niyo ni Gabriel lang iniisip ni Nay Magda. Ikabubuti? Bakit? May problema ba? Wala ako sinabing ganun, ha? Warren naman kasi, huwag ka nang magtatampo. Isipin mo na lang, walang pinagkaiba yan sa panahon eh. Pabago-bago. Si Nanay Magda, sakyan mo na lang. Eh, paano ko masasakyan kung hindi ko naintindihan? Huwag mo nang intindihan, basta sundin mo na lang. Ayoko nang umalis dito. Eh, nandito na lahat ng mga kabarkada ko. Ayoko nang magharap pa ng ibang kasama. Ayoko nang ganun. Ayoko nang nag-iwan. Thank you.
Via, pasensya ka na. Na-trust na naman ako. Alam mo, Gabriel, hindi ka naman dati ganyan eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Meron lang kailangan sabihin sa'yo. Ano yun? Medyo matagal-tagal tayo hindi magkikita. Marami kasi akong kailangan asikasuhin. Bakit? Ano nga yun? Pwedeng sabihin eh. Hindi ko mapaliwanag. Basta intindihin mo na lang. Alam mo, Gabriel, unfair ka. Kung ayaw mo na sa akin, at nagsisisi ka, sabihin mo na lang. Hindi yung kung ano-anong dahilan ng sinasabi mo para lang makaiwas. Ria, ano pagsasabi mo? Tagal ko na napapansin na lagi ka nalang matamlay. Gabriel, hati ang atensyon mo. Palagi ka nalang sumasabit sa mga usapan natin. Ang laki-laki ng pinagbago mo. Hindi mo naiintindihan. Pwes ipaintindi mo sa akin. Hindi pwede. Hindi lang tayo pwedeng palagi nalang ganito. Mahal ni Gabriel. Bakit? Ano nangyari? Wala na siyang panahon para sa akin eh. Masyado siya nagiging malihim. Tapos, ang sabi niya, huwag na muna kami magkita. Sa tingin ko, gumagawa na siya ng dahilan eh. Nagsisisi siya dahil niligawan pa niya ako. Baka naman ikaw nagkakamali, Ate Via. Hindi naman ganun si Kuya Gabriel eh. Malayo na ang pinagbago ng Gabriel na sumagip sa akin sa buhay. Ate Via, huwag ka muna mag-react. Bigyan mo pa siya ng oras. Kung talagang gusto niya magkaayos kami, tatawag yun. Pero hindi pa siya tumatawag hanggang ngayon. Baka naman mayroong mabigat na dahilan. Alam mo, Warren, minsan, kailangan natin tanggapin ang mga pagbabago sa buhay. Mas pakailangan magbago. Eh, okay naman ang buhay natin, ah. Ba't ba tayo kailangan lumipat? Para umunlad ang buhay, kailangan palawakin natin ang mundo natin. Malay ninyo, sa ibang lugar pala tayo suswertihin. Eh, bakit? Swerte naman tayo dito, ah. May trabaho tayo. May pagkain tayo araw-araw. At higit sa lahat, kakasama tayong tatlo. Ano pang swerte yung hinahanap nyo? Ay, yung pagkakataong umangat sa buhay. Kontento na ako dito.
Di na ako alis dito. Basta't buo na ang desisyon ko. Lilipat tayo. Maren! Sir L, ilan ang ladies drink nakuha? Nakadalawa lang? Sus? Magkano yung compute mo nga? Hoy, babae, saan ka pupunta? Sir, sir, ikaw kumula itong alagang mo. Ako nang bahala sa kanina. Thank you. Excuse lang ah. Excuse. Sige lang. Paano pag dumating si Tanda? Sabihin mo na lang na hindi ako pumasok. Sabihin mo na nagkasakit ako. Sige naman, nasutuan mo na, buddy. Sige na, maru... Ano ba masanay ka sa pag-i-ex? Ay, kung magalit sa akin, paano? Basta nasutuan mo na lang, sige na, ha? Babes, tara na. Para baling. Cut ko. Sige na. Baka... Dito. Ay, dito kayo lumabas. Dito na sa likod. Pwede siya. Dalawa times magkano yun? Tagal ng computation, ha? At ganito timpla nyo ngayon, diba? Ibang timpla. Kontipla nyo. Sir, bossing. Ano ba nga? Oh. Nasaan yung alaga mo? Mahilag na to eh. Eh, sakit. Hindi pumasok. Totoo ba yung sinasabi mo o may ibang customer? Tatamaan ka sa akin? Wala ho. May sakit. Hindi kaya. Siguraduhin mo, ha? Tama na. Sabi ko na nga, dapat gay bar naman pinatayo niyo. Nasaan na ba yung kapatid mo hanggang ngayon eh wala pa? Kanina pa yun, ha? Oo nga na eh. Hindi ko lang kung nasan eh. Kaya lang ha. Hindi na ko. Baka nasa labas na siya. Nay? Nay? Magda, nakapag-desisyon na ako. Kukunin ko na si Warren. Hindi! Hindi mo maaaring kunin sa amin si Warren. Korte na mismo ang magsasabing ako na tunay niyang ina ang may karapatan sa kanya. Mas gugustuhin mo pa bang malaman ni Warren ang lahat-lahat ng mga nangyari sa buhay niya sa korte? Kapakanan ng bata ang papabura ng korte. At ako ang may kayang magbigay ng magandang kinabukasan sa kanya. Hindi mabibili ng pera mo ang kaligayahan ni Warren. Bawat sandali, lagi nang may ngiti.